mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Jun Soriao at si Monica Veralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. OFW Advocate Susan Ople pinag-iisipan pang mabuti kung tatanggapin ng alok na cabinet post ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa ngayon, yung ating PNP cybercrime units ay nagkakandak at nagsasagawa ng cyber patrolling at they already identified initially 6 na illegal isabong sites na nag-ooperate. Ilan pang isabong sites patuloy na nag-ooperate sa kabila ng pagpapatigil dito ni Pangulong Rodrigo Duterte? The Secretary wants to announce that the effectivity of the wage order dito po sa National Capital Region ay sa June 3. Umento sa sahod ng minimum wage earners sa National Capital Region epektibo sa June 3. Wage orders sa iba pang rehiyon na ilabas na. Opisyal na pagsisimula ng panahon ng tag-ulan, idineklara ng PAGASA. Magandang hapon, tayo po ay sa bayang napapanood sa Facebook at YouTube accounts ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. At una sa ating mga balita. Sa kapapasok po na balita, naiproklama na po ang 12 senador na nanalo sa katatapos na halalan. At live mula sa PICC, si Aiko Miguel. Aiko, anong latest dyan? Yes, June, malapit na ngang matapos itong programa dito sa PICC Forum 2. Dito lamang sa proklamasyon nga ng 12 senador na nanalo nitong 2022 national and local elections. June, kanina ay tinawag isa-isa yung 12 senador, ngunit sinimula ng Commission on Elections na tumatayong National Board of Canvassers mula sa top 12 hanggang sa top 1. Tinawag si top 12 Senator-elect Jinggoy Estrada na may 15.1 million votes. Sumunod naman ay tinawag si Risa Hontiveros na may 15.4. At isinunod rin si Senator-elect JV Ejercito na merong 15.8 million votes. At sinunod rin si Joel o Senator-elect Joel Villanueva o re-electionist Joel Villanueva na may 18.48 million votes. Maging si Senator-elect or re-electionist Mig Zubiri na may 18.7 million votes at si returning Senator Alan Peter Cayetano na may 19.2 million votes. Top 5, si Senator-elect Mark Villar na may 19.4 million votes. Returning Senator Chiz Escudero na may 20.2 million votes. At re-electionist din si Senator Win Gatchalian na may 20.6 million votes. Senator-elect Rafi Tulfo na may 23.3 million votes. At returning senator na nagsilbi na ng 3 terms sa Senado na si Loren Legarda na may 24.2 million votes. At syempre ang front runner sa senatorial race ngayong 2022 national elections, ang top 1 na si Senator-elect Robin Padilla na may 26.61 million votes. June, ngayon ay nakikita sa inyong screen kung ano ang kaganap o nagaganap dito sa PICC. Pinakita dito yung 12 senador na iprinuklama na nga, formal nang iprinuklama ngayong araw. At sila ay magsisilbi ng 6 na taon. Magtatapos naman o magtatapos naman yung kanilang termino sa June 30, 2028. June, dito sa 12 iprinuklamang senador ngayon, 3 dito ay bagong senador. 5 ang returning senators at 4 na re-electionist. Ito yung mga magsisilbi o bubuo sa Senado na magkakaroon nga ng 6 na termino
at matatapos nga kagaya ng sinabi natin kanina sa June 30, 2028 yung kanilang termino sa Senado at makakasama sila sa 19th Congress. Sa ngayon, June, ay ongoing yung photo ops. Mamaya ay magkakaroon rin ng panayam sa media ang ilan sa mga senador. Naging mahigpit yung seguridad dito sa loob at hindi sila basta-basta nalalapitan. Hindi gaya ng 2019 elections na maaari o pwede silang i-ambush interview. At dahil na rin sa COVID-19 protocols ngayon ay talagang mahigpit at lahat ng pumasok dito sa PICC Forum Tent 2 ay bakunado. At nakita natin sa ating screen ang magkapatid na Jinggoy Estrada at JB Ejercito ay nagyakapan na alam naman natin sa matagal na panahon ay medyo meron silang isyung dalawa. Makikita natin ngayon, nasa stage pa rin yung 12 ipinoklamang senador. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, June. Aiko, matapos bang tanggapin ng mga senator-elect natin yung kanilang certificate of proclamation at nagkaroon ng talumpati, lahat ba ng mga senador na ito na nanalo ay sinabi nila yung kanilang mga number one na gagawin nila pagka upo nila sa unang araw ng kanilang termino? June, inilatag nila sa kanilang speech after na ma-receive nila yung Certificate of Proclamation kung ano yung mga tututukan nilang issue sa bansa. Kabilang dyan ang edukasyon, ang pagpapatuloy sa war on drugs ng Duterte administration, ang pagbibigay ng hanap buhay sa mga Pilipinong nawalan ng trabaho ngayong pandemya at pagtulong sa mga mararalitang Pilipino upang umangat ang buhay. Bagaman sila ay galing sa iba-ibang partido, ay inilahad nila kung ano yung mga tututukan nilang proyekto at kung ano yung kanilang plataforma. Bagaman yung iba, hindi pa nila idinatalye kung ano yung una nilang gagawin pagkaupo nila bilang Senador June. Kanina sa narinig natin na speech ni Senator-elect Robin Padilla, sinabi niya ang unang-una, di ba, parang yun ang main agenda niya pagpunta niya sa Senado, yung pag-revisa o yung pag-amend ng saligang batas ng Pilipinas na gusto niya yun. Sinasabi niya dati pa yung federalismo. Meron ba diyan, kumbaga may mga reactions na ba diyan ang mga tao diyan? Ayoko, o meron ng mga sumasang-ayon ng mga senador na hinihinga niya ng tulong? Ano yung mga nagre-reaction ng mga senador dyan, Aiko? June, dito sa mga nakita nating 12 iprinoklamang senador, bagaman sila mga ay galing sa iba-ibang partido, meron ding independent, ay kaninang nagpahayag ng kanyang speech ang frontrunner nga sa senatorial race, si Senator-elect Robin Padilla, ay nakita naman natin yung willingness nila na tulungan kahit yung mga bagong senador. At kabilang na nga dyan si Robin Padilla, maging sa kanilang speech ipinahayag nila na kung ano man yung mga plataforma, kung ano yung mga nais gawin nitong mga bagong luklok na senador, ay kanila ding susuportahan upang lalong umunlad ang bansang Pilipinas. At sa isang panayam din ni Senator Migs Zubiri kanina, sinabi niya na naging mahirap nga yung halalan ngayon lalo na at naging mainit at iba-iba yung kulay ng mga tumakbo, hindi lamang sa pagka-senador, lalo na sa presidential at vice presidential race. Ngunit ang sabi nila, maging ng ibang senador na nag-proclama ngayon, umaasa sila na magkakaroon sila ng pagkakaisa, magtutulungan upang kung ano man yung plataforma ng isang senador ay kanilang susuportahan at isa sa katuparan ngayong 19th Congress June. Alright, mamaya Aiko, makikibalita uli kami sa'yo dahil alam natin merong panayam sa media ang bawat isang senador na nakahanda naman dyan yung inyong area dyan. Aiko, tama ba yun? At the back of this stage, thank you. Tama, June. Kanina kasi ay ang nabigyan lang ng pagkakataon na makausap ay si, o ang media ay nagkaroon lang ng pagkakataon na makausap si Senator re-electionist Joel Villanueva, Migs Zubiri. At yung iba hindi na kasi magsisimula na yung programa kanina at kailangan nilang pumunta na dito sa mismong hall para makapagsimula na nga ng programa. Pero after nito, June, after ng photo ops at iba pang activity dito sa harap, ay magkakaroon ng isang separate na interviews. Ito na nga, tinatawag na ang mga iprinoklamang senador para naman mabigyan ng pagkakataon ang media na matanong sila at magkaroon ng panayam, June. Sige, Aiko, babalikan ka namin mamaya para maipulse natin yan kung pwedeng mailive pa yung press briefing na yan
ng mga nanalong senador sa katatapos na halalan. Maraming salamat. Aiko Miguel, nagulat ng live mula sa PICC. Samantalang naghain na ng petisyon sa Korte Suprema ang ilang martial law survivors para sa diskwalipikasyon ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 2022 elections. Ito ay matapos hindi katigan ng Commission on Elections ang kanilang hiling dahil umano sa kawalan umano ng matibay na basihan. Ngunit giit ng abogado ng mga petitioner, hindi pinapayagan ng batas na humawak ng posisyon sa gobyerno ang mga napatunayang nagkasala sa ilang kaso gaya ni Bongbong Marcos. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. live. Asher, ano ba ang inaasahan ng mga petitioner sa kanilang pagpila sa Korte Suprema? June, nananalig ang campaign against the return of the Marcoses and martial law. Maging ng ilang mga martial law survivors, nakakatigan ng Korte Suprema ang alituntunin ng batas at magbibigay ng lehitimong interpretasyon kaugnay sa kanilang inihaing petisyon na diskwalipikahin si Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa katatapos lang na eleksyon. Paliwanag ni Attorney Howard Calleja, ang abogado ng mga petitioner, malinaw na nasasaad sa batas na hindi kwalipikado si Marcos Jr. na tumakbo sa halalan. Busi dito ng apat na kaso na isinampa laban kay Bongbong Marcos na napatunayan anila ng korte na siya ay may pagkakasala sa batas. Malinaw po na siya po ay may apat na conviction. Malinaw po na hindi pa niya binabayaran ang penalty doon sa kanyang pagka-convict. Malinaw po na yung conviction na yon under the tax code carries with it perpetual disqualification. At malinaw po na hanggang ngayon, since hindi po siya nagbabayad, siya po ay convict. At hindi po pwede ang kahit na kung sinong convict na manumpa at magsilbi sa ating gobyernong Pilipinas. Ayon pa kay Calleja, hindi sila sumasang-ayon sa desisyon ng Commission on Elections na walang solid ground o matibay na basihan ang kanilang petisyon. Nalulungkot rin anila sila na pinatagal pa ng komisyon ang pagdedesisyon. Kaya naman nagsumite ang mga martial law survivors ng petition for certiorari na layong repasuhin ang desisyon ng COMELEC. Hinihiling rin ng mga petitioner ang paglalabas ng temporary restraining order upang pigilan ang Kongreso sa canvassing of ballots upang manaig sa tunay na resulta ng May 9 elections. Sabi nga nila, medyo mahirap dahil we have 14 justices right now kasi nag-retire po yung isa at 12 out of 14 galing kay President Duterte, dalawa po galing kay President Noynoy Aquino. But nonetheless, we are not basing this on who the justices are or who appointed them, but we are basing them on the integrity of the justices, on the independence of the Supreme Court, and the strength of our argument. June, nilinaw ng kanilang legal counsel na ang kanilang petisyon ay hindi para sa sino mang kandidato. Nais lang anilang bigyang diin na hindi karapat-dapat na umupong susunod na Pangulo ang sino mang hindi pasok sa kwalipikasyon ng isang leader batay sa batas. June. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Wala pang pasya si dating Labor Undersecretary Susan Ople kung tatanggapin ng alok na cabinet post sa papasok na Marcos administration. Samantala, hindi direktang sinagot ng kampo ni Marcos Jr. ang tanong kung handa bang i-adopt o kunin ni BBM ang economic team ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kinumpirma ng OFW advocate at dating Labor Undersecretary na si Susan Toots Ople ang alok sa kanya ni Presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pamunuan ng bagong tatag na Department of Migrant Workers. Sa isang pahayag, kinumpirma ni Ople ang pakikipagpulong kay Marcos. Nabanggit din anya sa kanya nito ang pangangailangan na mapangasiwaan ng bagong kagawaran para sa pangangalaga ng mga OFW. Nais rin umano ng Presumptive President na makalikha ng mga programa para sa pamilya lalo sa mga anak ng migrant workers. Dahil anya sa alok na ito na pagbabalik serbisyo publiko,
Nasa proseso pa siya ng konsultasyon dahil alam niya kung gaano kalaki ang trabaho at hamon nakakaharapin. Ayon kay Ople, kasama sa pagpupulong sa Marcos Residency dating Labor Secretary Benny Laguesma, dating Congressman Anton Lagdameo at Attorney Vic Rodriguez. Si Laguesma ay nalok naman na pamunuan ng Department of Labor and Employment. Tinanong naman si Rodriguez kung handa si Marcos Jr. na i-adapt o kuhanin ang buong economic team ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sagot niya, "Let me put it this way. With an overwhelming mandate, allow us to let President-elect Bongbong Marcos have his own government and have his own governance while we respect the many good people that are serving in the present administration. I think we'll just give him enough space to define his government and to have his own governance." Sa ngayon ay patuloy ang konsultasyon at pakikipag-usap ng presumptive president sa iba pang posibleng bubuo sa kanyang gabinete. Nilinaw rin ni Attorney Rodriguez na walang katotohanan ang naglabasan na umano'y listahan ng mga napiling cabinet members at mas mabuti anya na hintayin na lamang ang opisyal na anunsyo para sa mga bubuo nito. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinaalagahan. Nagkausap na sa telepono ngayong umaga si na presumptive President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping. Ito ang inihayag ni Chinese Ambassador to the Philippines, Wang Chilian. Tinalakay sa naturang pag-uusap ang tungkol sa bilateral relationship ng dalawa at regional development. Dito muling binati ni President Xi si Marcos Jr. sa kanyang pagkapanalo sa eleksyon bilang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Wala pang inilabas na pahayag ang kampo ni Marcos Jr. ukol sa nangyaring telephone conversation. Natuklasan ng Philippine National Police na ilan pang isabong ang patuloy na nag-ooperate hanggang sa ngayon. Kaugnay nito ay patuloy ang case build-up ng PNP laban sa mga websites na ito. Hindi rin nakaligtas sa kaso ang 8 pulis na nakagawa ng krimen matapos na malulong sa online sabong. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Sa ngayon, yung ating PNP cybercrime units ay nagkakanda at magsasagawa ng cyber patrolling at they already identified initially 6 na illegal isabong sites na go-operate. Inaalam na ng Philippine National Police kung sino ang operators ng 6 na websites na kanilang natukoy na patuloy na nag-ooperate ng illegal na isabong. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, bukod sa pagsasagawa ng case build-up, hiniling na rin ng PNP anti-cybercrime group na ipasara ang naturang mga site. Kausap ko yung Deputy Director of Operations ng PNP anti-cybercrime. It will take at least 2 weeks bago totally ma-take down itong mga illegal isabong sites. Unlike kasi dito sa mga meron na tayong MOA dito sa mga social media provider, particularly yung mga terrorism related, yung mga child pornography, immediately once we requested na i-take down siya, immediately yung take down. But now kasi doon sa MOA, hindi kasama itong isabong. Kinumpirma din ni Colonel Fajardo na tuloy ang pag-iinspeksyon ng PNP sa mobile phone ng mga pulis dahil sa patuloy na pagsulpot ng mga illegal na isabong operation. Nais ng pamunuan ng PNP na wala ng pulis ang malululong sa naturang sugal. Sa kasalukuyan aniya, 8 pulis na ang kanilang nakasuhan dahil sa paggawa ng krimen matapos na malulong sa isabong. Meron natin tayong na-dismiss na pulis, particularly yung pulis na nahuli na lang hold up because of his addiction sa isabong. Yung isang lieutenant na nahuli din dyan sa may pakuti ng Manila has already been charged and now undergoing summary hearing proceeding. Ipinahinto na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang operasyon ng isabong sa bansa. Base na rin sa rekomendasyon ng Department of the Interior and Local Government dahil sa masamang epekto nito sa mamamayan. Hindi rin naman interesado ang kampo ni Presumptive President Bongbong Marcos na ituloy ang operasyon ng isabong sa bansa. The Filipino family is the basic political unit. It's most important than any political unit. So even if the potential revenue, not just for isabong, but for any industry, even if the potential revenue
is really, really enticing. If it will compromise the moral fiber of the youth, if it will compromise the value of the Filipino family, President-elect Bongbong is more than willing to let go of that lucrative source of revenue. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inaresto ng mga tauhan ng Manila Police District ang mamamahayag na si Ramon Tulfo Jr. Dakong alas 10:30 kanina umaga, nandakpin siya sa quadrangle ng Manila City Hall. Ang kaso ay may kinalaman sa paglabag sa Section 4 ng Republic Act 10175 o Cyber Libel. Sa report na inilabas ng Manila Police District, may bit-bit na warrant of arrest na inissue ni Presiding Judge Maria Victoria Soriano ng Manila Regional Trial Court Branch 24 ang mga polis nang hulihin si Tulfo. Si Tulfo ay dinala sa Special Mayor's Reaction Team o Smart Office sa Manila City Hall. Nauna rito, sinasabing humingi ng tulong sa mga polis ang complainant na si Attorney Lian Cruz upang maisilbi ang warrant at maaresto si Tulfo. Hindi nabanggit kung ano ang pinagugatan ng reklamo laban sa mamamahayag. Ilang pangalan na ang naglulutangan na interesado maging susunod na pinuno ng Senado. Para naman sa incumbent Senate President Tito Soto, may mga katangiang dapat taglayin ang susunod sa kanyang posisyon. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Must be acceptable to the majority. Preferably, maganda ang working relationship with the minority. Kung si Senator Sonny Angara ang tatanungin, dalawang senador ang malakas na maglalaban para sa Senate presidency. Sila ay sina incumbent Senator Cynthia Villar at re-electionist Senate Majority Leader Juan Miguel Migzubiri na pareho na anyang nagsabi sa kanya na interesado sa posisyon ng Senate President. Ayon kay Angara, hindi na nakagugulat ang pag-aasam ni Zubiri sa pinakamataas na posisyon ng Senado dahil siya ang kasalukuyang Senate Majority Leader. So only natural yun eh. If you look at Senate President Drilon, naging majority leader din siya. If you look at Senate President Soto, he was also previously the majority leader. Natural progression yan dahil batang-bata siya, very popular with the colleagues. Malakas din anyang kandidato sa pagka-Senate President si Villar ayon kay Angara bilang isang veteranong politiko at chairman ng Nationalista Party kung saan biyembro rin ang ilang senador. She's also chaired the Agriculture Committee for many years. At of course, seen as one of the, you know, a strong figure in national politics dito sa atin. Ilang matutundog na pangalan din anya ang lumalabas ngayon gaya ni Senator Sherwin Gatchalian at returning Senator Sorsogon Governor Cheese Escudero. Samantala, bukas naman si Angara sa pagiging Senate President pro tempore kung saan ilan na rin ang nagpahayag ng interes gaya ni Senator Amy Marcos at winning Senator Loren Ligarda. Para naman kay Senate President Vicente Soto III, may mga katangiang dapat taglayin ang susunod na pinuno ng Senado. Sa dami na ng kanyang dinaan ng Senate Presidents, ayon kay Soto, dapat ay bihasa ito sa Parliamentary Rules and Procedures ng Senado. Dapat din ay consensus builder, independent-minded, stricto pero may puso. Dapat din ay always present at never late. Pagdating naman sa committee chairmanships, ayon kay Senator Coco Pimentel, dedepende ito lahat sa magiging pagpasya ng mayorya ng Senado. Kinumpirma na ni Pimentel na plano niyang sumali sa minority block at kahit pa si Senator Rizzo Hontiveros lamang ang opposition senator ang nakapasok sa Magic 12, iginiit ng senador na dapat matiyak na magkaroon ng boses at totoong minorya sa Senado. Structurally, we will make sure na hindi rubber stamp. So structurally, we must have a real minority group in the Senate to check on the majority kasi tyranny of numbers yan eh to make sure that there will be no tyranny of numbers. Sa ngayon, naka-session break ang Senado at nakatakdang bumalik sa May 24 para sa isang joint session kasama ang Kamara para mag-convene bilang National Board of Canvassers para sa canvassing ng boto sa pagkapangulo at pangalawang pangulo na gagawin sa batasang pambansa. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Formal nang iprinoklaman ng Commission on Elections on Bank na tumatayong National Board of Canvassers ang 12 senador na nanalo nito katatapos lamang na 2022 national and local elections. Nagbabalik si Aiko Miguel live. Aiko. Yes, Monica, kompleto ang 12 senador na nanalo nitong katatapos lang na May 9, 2022 national and local elections at katatapos nga lang din ang programa dito sa PICC Forum 210 City sa Pasay City. Monica, una sa dumating kanina ay si Senator Re-Electionist Joel Villanueva at Migs Zubiri. Sinundan din ni Senator-elect Mark Villar, Re-Electionist Win Gatchalian, ni Returning Senator Loren Legarda, Senator-elect Rafi Tulfo, Re-Electionist Riza Hontiveros, Returning Senator Jingoy Estrada, Returning Senator Chiz Escudero at ang frontrunner sa senatorial race ngayong 2022 si Robin Padilla. At pagkatapos ay dumating rin si Returning Senator JV Ejercito at Alan Peter Cayetano. Monica, sa 12 nanalong senador, 3 ang bagong senador dito, 5 returning senators at 4 na re-electionists. Dumating ang mga senator-elects kasama ang kanilang mga guests at family members. Pasado alas 4 naman ng hapon, nagsimula ang programa sa pagpuproklama ng mga nanalong senador. Binuksan ni COMELEC Chairman Saidamen Pangarunan ang programa at binasa naman ni Commissioner George Erwin Garcia ang resolusyon upang ideklara na ang 12 senador. Nagpasalamat si COMELEC Chairman Pangarunan sa isang matagumpay, ligtas at payapang 2022 national and local elections. This is an election with the lowest election-related violence of only 16 incidents compared to 160 violent incidents in the 2019 elections. And significantly, this is an election with a very efficient and flawless COMELEC transparency server at the University of Santo Tomas that received all election results in record time immediately after voting on election day. The swiftest transmission in election history was witnessed by the watchful eyes of all representatives of political parties, the PPCRB, NAMFREL, and other citizens' arms. Monica, ayon pa kay Chairman Pangarungan, itong 2022 ang may pinakamataas na voter turnout kung saan umabot sa 83.11% at batay nga sa nakuha nilang votes mula sa top 1 hanggang 12, ito ang kanilang ranking. Si Senator-elect Robin Padilla na may 26.6 na million votes, Loren Legarda na may 24.2 million votes, Rafi Tulfo na may 23.3 million votes, Win Gatchalian na may 20.6 million votes, Senator or Returning Senator Chiz Escudero na may 20.2 million votes, Senator-elect Mark Villar na may 19.4 million votes, Returning Senator Alan Peter Cayetano na may 19.2 million votes, Re-electionist Senator Migs Zubiri na may 18.7 million votes, Returning Senator or Re-electionist Joel Villanueva na may 18.4 million votes, Returning Senator JV Ejercito na may 15.8 million votes, Senator Re-electionist Risa Hontiveros na may 15.4 million votes at Returning Senator Jingoy Estrada na may 15.1 million votes. Ngunit sa formal nga na proklamasyon kanina, tinawag sila mula top 12 hanggang top 1. May mga nakatalagang commissioner para ipresenta at inabot sa kanila ang kanilang Certificate of Proclamation. 6 na taon ang ipagsisilbi ng mga bagong senador na magtatapos naman sa June 30, 2028. Monica, bagaman inimbita ng Commission on Elections, COMELEC and Bank na tumatayong National Board of Canvassers, ang mga top officials gaya ni Pangulong Rodrigo Duterte, Vice President Leni Robredo, Senate President Vicente Soto III at Supreme
Court Chief Justice Alexander Gesmundo ay hindi naman nakarating ito, ngunit nagpatuloy pa rin ang programa at tapos na nga itong proklamasyon ng 12 senador na nanalo nitong katatapos lang na halalan. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Monica. Aiko, isa mabilis lang natanong, ano, pagkatapos nitong kanilang proklamasyon, nabanggit ba kung saan tutungo ang 12 newly elected senators? Sila ba ay magkakaroon ng Thanksgiving gathering o nagkanya-kanyang alis na? Monica, after nitong kanilang former proclamation ay merong area dito sa loob ng PICC Forum 2 tent at sila ay nakaharap ngayon, isa-isang haharap sa media upang mabigyan naman ng pagkakataon ang media na makapanayam sila. Pero afternoon wala naman silang nailahad o wala naman silang nasabi kung ano yung kanilang plans after nga na humarap sila sa media. Meron lang kanina, Monica, ay nagpa-unlock na ng isang interview si Senator Re-electionist Joel Villanueva at maging si Mig Zubiri at bago magsimula ng programa ay nakapanayam na sila ng media. Pero hindi natin alam ngayon kung muli silang haharap after this program. Yung iba, hindi din natin na-monitor kung nandun na mismo sa briefing area. Ngunit katatapos lang nga nitong event, Monica, at kanina ay talagang nag-grinab rin yung chance ng Commission on Election Working Committees na magpa-picture, karoon ng photo op sa ating mga 12 bagong halal na senador. Monica. Maraming salamat. Aiko Miguel, live na nag-uulat mula sa PICC. Ilang mahalagang issue naman ng bansa ang tututukan ng mga ito sa kanilang nakatakdang pag-upo sa pwesto. Samantala, nagpahayag ng kahandaan si Senator Mig Zubiri sa issue ng pamumuno sa Senado. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, anong mga issue ba itong tututukan ng mga bago nating halal na senador? Yes, Monica, kabilang nga sa mga nabanggit ng ating bagong 12 senador kanina, ay ito pa rin nagpapatuloy na problema sa pandemya sa bansa, ang problema sa kahirapan at gayon din ng mataas na bilang ng mga walang trabaho. Tiniyak ni Senator Jinggo Estrada na lahat umano ng ipinangako niya noong nakaraang kampanya ay tutuparin ito. Bagamat wala itong binanggit na partikular na isyu o sektor na kanyang tututukan. Si Senator Risa Ontiveros ay tuloy umano ang kanyang pagsusulong ng mga programang pangkalusugan sa pamamagitan ng healthy buhay at hanap buhay. Si Senator J.B. Ejercito naman ay sinabing hindi nito inaasahan na makakabalik siya sa Senado at pinasalamatan ito ang kanyang pamilya sa suportang ibinigay sa kanya. Si Senator Joel Villanueva naman ay nangakong bigyang prioridad ang isyu ng mataas na unemployment rate sa bansa at ang pagtugon sa patuloy na COVID-19 pandemic. Aminado ito na mahirap ang kanyang kampanya bilang walang partido o isang independent. Samantalang si Senator Alan Peter Cayetano naman ay nanawagan ng isang malaya at matatag na Senado na handang tumulong sa Malacanang. Si na Senator Mark Villar at Cheese Escudero ay pinasalamatan ang COMELEC saan nila'y pinakamabilis na halalan sa kasaysayan ng bansa. Pinasalamatan din ni Escudero ang mga otoridad para sa mapayapang halalan. Nanawagan din ito na sana magkaisa na muli ang lahat ng mga magkakatunggali sa nakaraang halalan. Samantala, nagpahayag naman si Senator Mig Zubiri ng kahandaan sa pamumuno sa Senado. Kaugnay na rin ito sa lumalabas na ulat na siya o isa siya sa posibleng maging susunod na Senate President. Pero paglilinaw nito, hindi niya pinangungunahan kung ano ang desisyon ng mayorya. Inihayag din ito na may isang grupo silang binuo kung saan isa siya sa mga leader at tinutulak siya na maging Senate President. Dagdag pa nito, maaga pa sa ngayon upang pag-usapan ang isyu dahil katatapos lang nilang maiproklama. Si Senator Rafi Tulpo naman ay ipagpapatuloy anya ang kanyang mga nasimulan bilang broadcaster na pagtulong sa mga naaapi. Si Loren Legarda ay tiniyak na gagamitin ang kanyang ilang terminong karanasan sa Senado para gampanan ang mga programa tulad ng pagbangon muli ng ating ekonomiya at krisis sa klima. Monica, huling ipinroklama itong top 1 nga sa senatorial race na si Senator Robin Padilla kung saan isa o nagpasalamat siya sa mga Pilipino na anya'y binigyan ng pagkakataon
ang mga kababayan nating Muslim na magkaroon ng kinatawan sa Senado. Isa sa naging highlight kanina ng kanyang naging talumpati ay ang kanyang paghiling sa kanyang mga kasamahan sa Senado, maging yung mga dati ng senador at yung mga bagong halal ngayon na sana umano ay magkakaroon na ng pag-amyenda sa ating saligang batas, dahil ito anya ay paraan para ating makamit ang ilang mga pagbabago na hinahangad ng ating bansa. Yan ang ating balita mula dito sa PICC. Balik sa iyo, Monica. Dante, si Senator Risa Ontiveros ang nag-iisang senador na nakapasok no sa Magic 12. Nabanggit ba o naitanong ba sa mga senador paano maiiwasan yung ikang kampi-kampihan sa Senado? Yes, batay doon sa kanilang mga speech kanina, no, Monica, majority naman, karamihan sa kanila, ang kanilang panawagan ay magkaisa na tayong lahat. Dahil tapos na ang halalan, hindi na ngayon na isyo na kung ikaw man ay pula o puti, dapat umanong tayo ay sama-sama, lalo na sa napakabigat na problema na kinakaharap ng ating bansa dahil sa umiiral na pandemya. Pero magkagayon pa man, may ilan ding nabanggit o may nabanggit din kanina si Senator Alan Peter Cayetano na titingnan din niya kung saan ba siya papanig. Kumbaga wala pa siya ngayong partikular na papanigat saan ba siya magjo-join. Siya ba ay sa minorya o kaya sa mayorya ng Senado? Titingnan pa niya kung ito ba ay papasa, kumbaga, sa kanyang mga plataforma, Monica. At dati may report tayo kanina, no, na bukod kay Senator Migs Zubiri, ay si Senator Cynthia Villar ay maingay din sa pagiging Senate President. Naitanong ba kanina kay Senator Migs Zubiri kung siya ay open sa term sharing? Monica, hindi yan natanong noon kanina, no, kay Senator Migs Zubiri, pero batay sa kanyang pahayag, ito umanong pwesto ng pagiging pinuno ng Senado o Senate President ay open ito. Kaya isa nga sa kanyang nabanggit ay si Senator Cynthia Villar na isa sa mga kwalipikado na maging o mamumuno ng Senado. Ayon naman sa kanya, lahat naman sila ng mga senador ay nakahanda para mamuno sa Senado, pero ang kanila nang talagang hinihintay ay kung ano ang magiging pasya ng mayorya o nitong mga miyembro ng Senado, kung sino ang kanilang pipiliin na maging leader, partikular ng darating na 19th Congress. Monica. Maraming salamat, Dante Amento, live na nag-uulat mula sa PICC. Binabantayan ngayon ng Department of Agriculture ang umunoy posibilidad na makaranas ng krisis sa supply ng pagkain ang Pilipinas. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, bunsod pa rin ito ng nararanasang COVID-19 pandemic at patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ito ang balita ni Jaris Ingente. Ang mundo ngayon ay mayroon tayong minomonitor na looming food crisis kasi gawa ng COVID-19 pandemic, yung Ukraine war at saka yung pagtataas ng presyo ng petroleum. Nakikita natin at marami na rin eksperto nagsasabi na there is a looming food crisis. Pinangangambahan ngayon ng Department of Agriculture ang banta ng food crisis sa bansa kung magtutuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin, dagdag pa ang epekto ng COVID-19 pandemic. Ayon kay Agriculture Secretary William Dar, isa sa malaking hamon ngayon na kinakaharap ng sektor ng agrikultura ay ang tumataas na presyo ng fertilizer at feeds na lubhang nagpapahirap sa mga magsasaka. Ang presyo ngayon ng fertilizer ay dumanag triple na. So lahat ng pamaraan, using now the local resources, local technologies, yun na po ang balanced fertilization na pinapatupad po natin. Ganon din sa pitch, di ba? Tumataas ang presyo ng... So dapat kung anong po yung pwedeng mga raw materials, yun na po ang gagawin po natin, local feed production. Sa pagtaya ng Department of Agriculture, posibleng maramdaman ang nakaambang krisis sa supply ng pagkain sa ikalawang quarter ngayong taon. Dahil dito, tinututukan ngayon ang ahensya na matulungan ang mga magsasaka at mga mangingisda para mapalakas pa ang produksyon ng mga produktong pang-agrikultura sa bansa.
Ang titignan natin ay itong second semester of the year. Starting, nakikita na ninyo yung pagtaas ng presyo ng mga inputs. So, kukunti ang mabili sa global market. And so, advance dapat ang planning din. Yung mga ginagawa po ng Department of Agriculture ay may pataas yung ani ng ating mga magsasaka at mga isda. So, mayroon tayong nakatutok yan in partnership with local government units. At para sa ganun, yung level of food production ay talagang tataas at tataas. Gayunman, sinabi ni Secretary Dar na sa ngayon ay wala pa namang dapat ipag-alala ang ating mga kababayan dahil mayroon pa namang sapat na supply ng pagkain sa bansa. Ngayon po ay mayroon pa rin tayong sapat at gusto po natin i-sustain yan, dadagdagan pa, may sapat pa rin tayong pagkain. Dapat paghandaan at ang bawat Pilipino ay kung pwede magtanim tayong lahat pang mag-alaga at mangisda. Kagaya dito sa urban areas, kung may paraan na dadagdagan natin yung mga production ng ating mga magsasakat na mga mangingisda, ay we have also to do it tayo na mamamayan. Samantala, upang mas mapalakas pa ang food security sa bansa, inilunsad ng DA ang National Agriculture and Fisheries Modernization and Industrialization Plan o NAFMIP. Layo nito mapalakas pa ang sektor ng agrikultura sa bansa at maging handa sa anumang krisis na kakaharapin sa susunod na 10 taon. Sa pamamagitan rin nito ay maaaring maging mega industry ang sektor ng agrikultura ng bansa para matugunan ang kinakailangang produksyon ng mga pagkain. Yun po ang ating gusto mangyari. Itong directional plan for the next 10 years sa agriculture, yung NAFMIP, ay really, this is a very solid plan na pwedeng strengthen every time and then. And dapat we should be near that goal of food sovereignty. Sa pagpasok ng bagong administrasyon, umaasa ang Department of Agriculture na may pagpapatuloy ang mga programang ito upang maabot ang target na maging food self-sufficient ang Pilipinas. Janice Enjente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magiging epektibo na simula sa darating na June 3 ang inaprubahang dagdag sahod ng mga manggagawa para sa National Capital Region at Western Visayas Region. Kalinsabay nito, pinagbigyan na rin ng Regional Wage Boards ang hiling na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Ilocos, Cagayan Valley at Caraga Regions. Ito ang balita ni Aileen Cerrudo. The Secretary wants to announce that the effectivity of the wage order dito po sa National Capital Region ay sa June 3. Simula sa June 3, matatanggap na ng mga minimum wage earners sa Metro Manila at Western Visayas Region ang inaprubahang dagdag sahod. Ibig sabihin, mula sa dating 537 pesos na sinusweldo kada araw ng mga manggagawa, magiging 570 pesos na ito. Habang nasa 55 hanggang 110 pesos naman ang inaasahang madaragdag sa sahod ng mga manggagawa sa Western Visayas Region. Ang wage order ng Region 6, mga June 3 din po ay magiging effective yan. So we will check if the wage order in Region 6 will be published tomorrow. Kung magkasabay po siya ng NCR, then June 3 din po ay effective na ang bagong wage order sa mga rehiyon niya. Samantala, inaprubahan na rin ng wage boards ang hiling na aumento sa sahod ng mga manggagawa sa Ilocos, Cagayan Valley at Caraga Regions. Sa Ilocos Region, kung dati ay nasa 282 hanggang 340 pesos lamang ang sweldo ng minimum wage earners, ngayon magiging 372 hanggang 400 pesos na ang matatanggap nilang sweldo kada araw. Habang ang dating 345 pesos hanggang 370 pesos na minimum wage sa Cagayan Valley ay itataas na sa 400 hanggang 420 pesos. Maging ang mga manggagawa sa Caraga Region makakatanggap ng nasa 45 pesos na dagdag sahod. Umaasa naman ng DOLE na agad ring magiging epektibo ang dagdag sahod sa mga nasabing rehiyon. Pag nagpulong pumuli within the week ang
NWPC, malamang po i-approve na ito. Unless mayroong procedural issues na makita ang board, yun lamang ang pwedeng galawin or baguhin ng komisyon. Samantala, ayon sa DOLE, patuloy naman ang deliberasyon ng Wage Board sa Region 5 para sa hirit at dagdag sahod ng mga manggagawa sa Bicol. Habang mayroon na rin draft ng bagong wage order ang Region 12 at hinihintay na lamang ang pinal na kopya ng desisyon. Aileen Cerudo, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hiniling ng Canadian Airport Council sa pamahalaan na luwagan na ang entry protocol sa Canadian borders. Bunso dito ng passenger delays sa Paliparan. Ito ang balita ni Jeffrey Cos. Nakararanas ng delays at mahabang pila ng mga pasahero ang ilang mga paliparan sa Canada. Kabilang na dito ang Toronto Pearson International Airport kung saan naiulat ang pagkaantala ng halos 120 flights. Bunsod ito ng COVID-19 protocols na ipinatutupad ng pamahalaan ng Canada tulad ng random test at public health questions. Kaya naman nananawagan ng Canadian Airports Council sa pamahalaan na luwagan na ang COVID-19 protocols, lalo na't halos bumabalik na sa normal ang international travel. Dagdag pa rito, sinabi ng interim president ng council na si Monette Pasher na hindi dapat na magkaroon ng delay sa customs dahil hindi ito makakapag-accommodate ng maraming tao. Kaya naman, naniniwala ang mga ito na mahihirapang bumalik sa normal ang mga biyahe dahil sa pinatutupad na health protocols at testings. Gayun din, nangangamba ang council na lubhang maapektuhan pa ang Canadian tourism at posibleng makapagbigay ng negatibong mensahe sa mga biyahero. Jeffrey Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Opisyal nang idineklara ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA ang pagsisimula ng rainy season. Kasunod na rin ito ng mga naranasang pag-ulan sa mga nakalipas na araw. Ayon sa Weather Bureau, asahan na ang mas madalas na pag-ulan sa mga susunod na araw at buwan. Mula sa Caloocan City, ito ang balita ni JP Nunez live. JP, hindi ba ang unang deklarasyon ng PAGASA ay ngayong kalagitnaan pa lamang ng Mayo mararamdaman ang sobrang mainit na panahon? Monica, sa ngayon nga kung ikukumpara nung nakaraang taon na June 4, nagdeklara ng rainy season ang PAGASA, mas maaga yan ngayon. Pero ayon sa PAGASA, pasok pa rin naman yan dun sa kanilang pamantayan. At sa ngayon ay pasok na yan dun sa pamantayan ng weather indication, kaya naman official na nilang inanunsyo yung pagsisimula nga nitong rainy season. Kabilang sa kanilang pamantayan ang record ng 25 mm rainfall na naitala sa mga istasyon gaya sa Dagupan, sa mga istasyon sa Metro Manila kasama ang Science Garden, ang Bulong sa Batangas at Sangli Point sa Cavite. Gayon din ang pagpasok ng southwest o southwestern wind o ang hanging habagat. Batay sa assessment ng State Weather Bureau, malapit pa rin naman sa kanilang forecast na sa ikatlong linggo ng Mayo hanggang sa pag-uumpisa ng buwan ng Hunyo ang panahon kung saan talaga nagsisimula ang rainy season. Kaya naman ngayong araw ay opisyal na ngang inanunsyo ng PAGASA ang simula ng rainy season. Kasunod na rin ito ng naranasang mga pag-ulan at thunderstorm sa iba't ibang bahagi ng bansa sa nakalipas na 5 araw. Ngunit ayon sa PAGASA, ito ay para sa bahagi ng Western Luzon at Visayas. Ang pagsisimula ng panahon ng tag-ulan, particular na nga dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ito po yung areas na kabilang sa tinatawag type 1 climate. Dahil nga po na-satisfy na yung criteria natin ng mga pag-ulan sa mga estasyon na nasa type 1 climate. Nagbabala rin ang PAGASA na maaaring maapektuhan na rin ng mga pag-ulan na dala ng southwest monsoon o habagat ang Metro Manila at kanlurang bahagi ng bansa. Ngunit posible pa rin anila ang mga tinatawag na monsoon break
kung saan makararanas pa rin ng mainit na panahon sa loob ng ilang araw. Sa forecast ng PAGASA, isang bagyo ang posible pang pumasok sa bansa hanggang sa pagtatapos ng buwan ng Mayo. Nagpaalala namang muli ang PAGASA sa publiko ngayong panahon ng tag-ulan na laging magdala ng payong o kapote bilang pananggalang lalo na pagdating ng hapon at gabi. Sa mga lugar naman na makararanas ng malakas na pag-ulan, ugaliing laging nakahanda sa posibleng paglikas, lalo na kung may panganib ng pagbaha o kaya naman ay landslide. Gayun din sa mga area kung saan napabalita na may tinamaan ng kidlat. Paalala ng PAGASA na kapag may naobserbahan ng mga pagkulog at pagkidlat, ay pumasok na ng tahanan upang makaiwas sa disgrasya. Monica, nagpaalala ang PAGASA na maaaring bisitahin ang kanilang official website at mga social media accounts para maging updated yung ating mga kababayan sa lagay ng panahon. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, JP Nunez. Dagdag kaalaman po mga kasangbahay. Panay ang ulan ngayon, lalo na sa hapon ha. May mga nagtatanong, okay lang bang maligo sa ulan? Aba, why not? Ayon sa mga eksperto, may health benefits ang paliligo sa ulan. At isa dyan ay ang mas malusog o healthy hair. Being alkaline in nature, kaya ng ulan na hugasan ng mga dirt at impurities sa ating mga buhok. Pero don't forget, after maligo sa ulan, mag-shampoo rin o di kaya ay sabunin ang buhok. Isa pa, may vitamin B12 ang ulan. Sabi ng mga eksperto, may mga microorganism ang ulan na kayang mag-produce ng vitamin B12. Maligo lang ng 10 to 15 minutes sa ulan at huwag ulit kalimutang maligo ng sabon. May sabon na sa banyo upang maging mas malinis po ating katawan. Nakakaginhawa rin ng rashes ang ulan. Alam nyo ba na ang pawis ang main contributor ng skin problem kapag mainit? Kaya isa sa masarap gawin kapag mainit ay ang paliligo sa ulan. Bukod sa nakaka-refresh ito, napatunayan na nare-relieve nito ang mga summer rashes sa ating katawan. At lalo na nakapagpasaya ang paliligo sa ulan. Kapag naligo sa ulan, nakaproduce ito ng masayang pakiramdam na makakatulong sa ating mga pagkatao. Pero ingat po tayo ha, baka tayo masipon at sabi nga kanina ni JP, baka din pag may kulog at kidlat, magtago-tago at huwag masyadong maglalabas kapag malakas po ang ulan. Ingat-ingat din po. Ayun lang. Ingat-ingat din. Hindi pwedeng kung anong gusto natin ay gagawin po natin agad-agad. Ayun. Sana may natutunan kayo at lagi tatandaan, mapalad ang tao na nakakasumpo ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Sumabak agad sa training ang weightlifting team ng Pilipinas pagkarating nito sa Kapitolyo ng Vietnam upang maghanda sa nalalapit nitong weightlifting event sa 31st Southeast Asian Games. Ito ang balita ni Ann Gonzalez live. Ann, kailan ba magsisimula ang laban ni Olympics weightlifting gold medalist Heidelyn Diaz at ng buong weightlifting team? Yes, Monica. Sa Biyernes, May 20, nakaschedule ang laro ng Olympics gold medalist Heidelyn Diaz sa 55kg women's category. Sa Biyernes din, sasabak sa laro si lightweight weightlifter Nestor Colonia under 67kg men's division. Ayon kay Olympics gold medalist Heidelyn Diaz, hindi naging madali ang kanilang paglalakbay para sa SEA Games. Ngunit pinasasalamatan niya ang bumubuo ng kanyang bagong team sa pangunguna ni Coach Julius Irvin Naranjo at ng kanyang nutritionist na si Coach Janet Aro. Olympic level ang ginagawang pag-iensayo ng weightlifting team sa Steel Saigon Ho Chi Minh City. At pagkatapos ng isang linggong training dito, ay lumipad na sila patungong Hanoi upang muling mag-training bago sumabak sa weightlifting match na magsisimula bukas. Ilan pa sa ating Philippine delegates para sa larong ito ay sina Mary Flor Diaz, Rose G. Ramos,
Margaret Colonia, Vanessa Sarno, Christel Macrohon, Fernando Aga Jr., Roel Garcia, Lemon Denmark Taro, John Paul Padulo, John Dexter Tabique, at si Elrin Ann Ando na napipintong maging next Heidelin Diaz para dahil sa ipinakita nitong magandang performance sa Tokyo Olympics. Monica. Maraming salamat, Ann Gonzalez. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Unang Juan 5:3 na nagsasabi, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi mabibigat. At para naman sa pagsabuhay ng mga salita ng Diyos, isang lola po ang apat na dekada nang nagtitinda sa lansangan. Ito ang ipinagtataguyod niya sa kanyang mga apo na umaasa lamang sa kanya. Ngunit dahil sa pandemya, hindi na siya nakapagtinda pa na kagaya noon. Kaya't hiling niya ay puhunan upang maipakita ang pagmamahal ni Lola. Apat na pong taon nang nagtitinda ng kandila, sampagita at chichirya si Lola Corazon. Ito pa rin ang ipinantataguyod niya sa anak at mga apo na umaasa sa kanya mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Halos 2 dekada na ang nakararaan. Nagtitinda-tinda lang ako dyan sa tabi ng simbahan. Yung mga chichirya. Pero dati talaga marami akong tinda. Nasarap ako ng ospital. PGH sa gabi. Hindi pa nagka-COVID. Ngayon lang, nagtaga na ako sa mga kindi-kindi. Kuminsan, umuutang ako. Hirap talaga. Kasi yung mga nabuhay noong araw, hindi na may ibabalik. Walang estudyante. Yung mga dumadaan-daan na lang ang inaano namin. Anak ko, hindi naman nakakatrabaho na. Yung mga apo ko naman, nag-extra-extra na lang nila sa tubigan. Sa mineral. Mahirap man ang pamumuhay. Kahit sampagita, kandila, chichirya at candy ang ikinabubuhay. Natuto ang 70-taong gulang na lola na tumawag at magpasalamat sa Diyos na may-ari ng buhay. Eh, lagi kami sinusubaybayan eh. Kahit kami mahirap, hindi kami nawawala ng pag-asa. At saka yung nakakaraos din naman kami araw-araw. Sa lubong lola, nawawala na ng pagod ko. Yung apo ko. Lalo na yung apo kong yung may epilepsy. Alambing din yun, kahit ganun. Yung 2 taon kalahati, maalit ako sa bahay, 6:00. Uwi ako, 6:00 din. Ay sabi nga ng iba, bakit naghahanap buhay ka pa? Martyr na ako sa mga apo ko, sa mga ano ko. Bayaan mo sila matuto din yan. Eh lalo naman ako manghihina pag sa bahay. Pag kumikita ako ng 500, andun kukuha na ako ng 150 na ulam, 2 kilong bigas hanggang maghapon na yun. Hi! Wala yata akong masabi. Kasi pag mga gato, nauumid ako. Salamat sa Panginoon. Maraming salamat. Marami akong ipapaninda. Hindi na ako utang ng puhunan ko. Salamat sa Diyos. Napaaga.
napaaga. Napaaga, oo. Rainy season, oo. Yun, napaaga. Tsaka mag-iingat sila, huwag silang basta-basta maliligo rin sa ulan. Mm-hmm. Kasi katulad yun, kahapon yan, ikwento sa akin ng asawa ko, yung biglang tumasang tubig sa kalsada, mm-hmm. nagliguan doon yung mga bata. So yung mga kids natin, dapat kasabihan din natin dahil may dala rin na sakit yung tubig baha. Correct, lalo na kapag may sugat o kaya merong mga opening sa skin, leptospirosis. Correct, sabay diba? Pero totoo yan, dapat mag-iingat. At saka, syempre sa mga nagmamaneho rin, medyo napagang rainy season, ingat po sa daan dahil madulas ang kalsada, yes. Diba? At kaakibat na rin yung paghahanda sa epekto ng mga pag-ulan sa ating bansa dahil tao na naman yan, dapat nakahanda lahat ng ahensya at pati ang mga bawat pamilyang Pilipino. Mm-hmm. Pero nagulat ako ang aga ng rainy season this year. So mag-ingat po tayo. At iyan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.